si Ma'am Rochelle Pangilinan. Yes. Joe Berry and ang aking partner na si Pepto. Okay. Welcome again to our show. Naku, ilang araw na lang Pasko na. Ngayon gusto kong malaman, ano bang family tradition nyo kapag Pasko? Kami, syempre bukod sa kumakain kami, dinner, tapos pumunta kami lagi sa Malabon. Kasi after ng Christmas, nandun yung kasiyahan na kasi fiesta doon. Ay! Ang saya nun. So palaging ganun. Palaging ganun. Ikaw, Joe? Kami po, nagpa-family reunion po. Kasi hindi naman kami lagi nakakapagsama-sama. So pag Christmas po. Saan ginaganap yung reunion na yan? Iba-iba po eh. Kasi kami po from Makati. Tapos yung mga tita, tito ko po, Cavite. So iba-iba. Every year nag-iiba kung saan. Po. Ay, di ang saya. Ikaw, partner, paano kayo? Church. Tapos after church, sa bahay na agad yun. Kain, ganun lang kasimple. Ano naman ang fondest memory ninyo growing up? Kami na lang maruling kami. Ang pinakamagandang challenge, yung hinahabol ka ng aso. Totoo yun. Kasi kayo, hindi na naabutan yung pangangaruling. Ako kasi noon, mga bata kami, nangangaruling kami sa kapitbahay. Tapos bibigyan kanila ng pera. Ngayon, pag hindi, sabihin mo lang, thank you, thank you. Ang babarat ninyo, thank you. Ipapakayasan na sila. Joe. Trinay ko nang hintayin si Santa. Ah, talaga? Ano nangyari? Naabutan mo ba? Hindi po, nakatulog ako, di siya dumating. So, kailan mo na-realize na hindi talaga dumating si Santa? 10 years old ako. Hindi na siya bumalik. Ikaw, partner. Nihintay kong dumating yung panahon na magkita, kung makita ko yung mga ninong at ninang ko. Kasi talagang aabutan ka. Nagbibigay talaga eh. Pero nahiya na ako nung medyo malaki ka na. Mga ilang taon ka nahiya? Ngayon pa lang. medyo naramdaman ko yun siguro mga teenager, mga 13, ganun. Oo, 13, ganun. Parang nakakahiya na. Ang laki ko na, nangihingi pa akong pumasko. Pero yung part na yun, yung masaya eh. So this Christmas, meron bang kakaibang mangyayari sa Pasko? Or is it still the same? Especially sa'yo, Rochelle, kasi syempre magkakaroon ka na ng newest addition in your family. Tingin ko next year pa magbabago. Pero tingin ko ganun pa rin, magdi-dinner kami ng sabay-sabay. Ikaw, Jo, syempre kasi diba, iba na ang sitwasyon mo ngayon. Artista na siya! Yes! Ibang magaganap ang pag-spend niyo ng Christmas or is it still the same? Still the same po kasi yung treatment naman sa akin sa family, hindi ako celebrity. Ganun pa rin kung paano noon. Ikaw, partner, may kakaiba ba or the same lang? Nag-iipon ako kasi meron akong gustong buuin. Tapos Christmas time, doon ko siya binibili. Parang regalo ko sa sarili ko. Ay, maganda yun. Year kung kailan tayo nangangalag sa listahan na pagsashopping ng regalo at pag-iisip ng mga lulutuin sa Pasko. Kaya naman today, may dalawa tayong lulutuin na magandang pang-potluck o gift ideas ngayong Christmas season. Perfect din itong mga paghanda para sa inyong mga bisita. Ito po ang crispy pinakbet special ni Rochelle at ang berry glazed yema ni Joe. Unahin natin ang pinakbet mo. Crispy pinakbet special. Mantika. Siyempre. Ito na palita ko. Rochelle, simula daw nung nabuntis ka, ayaw mo nagluluto. Ngayon ka lang daw magluluto sa show namin. Ayoko talaga. Ayaw mo yung amoy ng gisa? Naku, ito pa lang magigisa ka. Patay. Na hindi ko ma-explain kung bakit, samantalang dati naman, nagluluto naman ako. Kasi nga, iba-iba yung hormones mo ngayon eh. Marami akong maglagay ng sibuyas. Ng sibuyas. Saka ng kamatis. Excited na ako. Excited ka na ba, John? Siyempre, ia-add na po natin ang bagoong. Ang special bagoong ni Mommy. Meron din siyang Instagram account, Homemade's Nanay's Bagoong. Parang kailangan ito partner ng kanin. Eh. Kanin talaga yan, partner. Oo, ayan. Kasi nga luto na si Bagoong eh. Oo. Bilang hinafcook na natin to kanina. Oo, para medyo matagal maluto ang kalabasa. Pwede na nating sabay-sabay yun. Lahat. Si Talong. Ako gusto ko ng Talong. Ang palaya. Favorite mo yan, partner. Naka. Di ba? Si okra kasi ang hindi ko talaga kinakain eh. Ayan talaga kasi ang bastos na gulay. Bakit? Naglalaway. Sagyan ko ng tubig. Oo, lagyan natin ng water. Ayan at sitaw. If you think na medyo kulang pa sa alat yung bagoong, then mag-add kayo ng salt. It's bahay optional. Bahay ito, dadagdagan ko pa ito ng bagoong. Nasa yung bagoong. Bagoong pa more, no? Ayan na, dagdagan ayan, na natin. Dagdagan natin ng bagoong. Nilagay ko talaga lahat. Oo, masarap.
Okay. So habang pinapakuluan natin to, pumunta na tayo sa dessert na gagawin sa atin ni Joe. Yan! A berry glazed yema. Yay! Okay. Ano ba ang kailangan natin gawing una? So, imimix lang po natin lahat together. Condensed milk, egg yolks, and lime. Tapos, low heat lang po. Condensed milk, egg yolks, and yung lime. Okay. So, ito turn on ko na. So, imimix-mix lang. Antayin lang natin siyang mag-thicken. Opo. Pag na-thicken na siya, ganyan siya. For the toppings po, magka-caramelize lang tayo ng sugar. Ah, ayan, Rochelle, yes, at saka Pekto, kayo magbilog-bilog dyan ng yema. Ayan, naluto na finally ang ating asukal. So, partner, ang gagawin pala natin dito, itatap natin tong sugar dyan sa itaas ng ginawa ninyong yema. Opo. Mainit to. Wow. Huwag niyo pong hawakan to. Kahit anong mangyari, huwag niyo pong hawakan tong syrup na to. Kasi napakainit po nito. Every episode dito sa Sarap, di ba, palagi akong merong natututunan. Thank you, Joa! You're welcome po. And then, syempre, after nyan, pag medyo na-cool down na natin siya, ibabalot na natin siya sa cellophane. So, ang finished product natin, ganito! Thank you! Sarap! Diba? So, pwedeng green. Pwedeng red, Christmas colors, di ba? Yes. Pamigay mo to sa as your gift. Okay na to. Bagnet on top. Yan! Perfect. Ay, ang saya! Yun, no? Ayan. Ayan na, yay! This is your crispy pinakbet special ni Rochelle. Yes. Wow! Yay! Oh, oh, partner. Thank you. Mm. Ano, kamusta? Ganon. Pag mainit yun yung technique eh. Pero ang sarap, di ba? Pwede matikman ko na itong yema? Bagnet! Uy, masarap ito! Naku, akala niyo ba ha, na kayo lang may pa-surprise? Meron din kami, pero mamaya na yan. Mamaya na yan, ha? Dahil ngayon naman, makakasama po natin dito sa studio ang happy nanay ni Joe na si Nanay Romily! So, visit down. Welcome po to Sarap, diba? Thank you. Mami Lynn, kasi syempre po sa bawat pamilya, may kanya-kanya mga hilig yan, may kanya-kanyang trip yan eh. Yung pamilya niyo po ba, ano bang trip ninyong gawin palagi? Ito sila, ang hilig po, kain. Ikaw, Jo, anong-ano mo, nire-request mo, kunwari pag merienda? Banana cream niya, the best. Hindi ko alam paano kumakapit yung asukal dun sa saging. Okay, go. Anong reaction niyo po na nag-decide si Jo? Wow. Na subukan ang pag-artista. Sabi niya kay papa niya, tsaka sa akin, tatry niya daw. Ano pong reaction niyo? Okay, go! So, parang kung masaya siya doon, sige, support lang kami. Nice naman! Mami, kumusta naman yung family niyo nung naging artista, siyempre si Joe, may special treatment ba? Parang hinahayaan na lang namin siya matulog. Bawi-bawi lang sa tulog. Mm-hmm. Pero yung mga pagwawalis niya sa bahay, hindi yun exempted. Magwalis ka! Ay! Maglinis ka! Ganon din naman. Sa bahay, ganon din naman po sila. Sa bahay din naman. Kayo din naman, wala din naman kayong special treatment eh. May pa-surprise kami sa'yo. Eto! Hi, Joe. Congrats sa another achievement sa buhay mo, anak. Huwag magbabago. And be good always. I'm proud na proud ako sa iyo. Stay humble and huwag kalimutan mag-pray kay God. Papa, love you so much. Aww. Aww. So, ano naman ang masasabi mo sa message sa'yo ng daddy? Lagi yun, simula, ano, nag-aaral pa lang ako yung be good. Gusto po kasi niya akong i-protect lagi. Tapos thankful ako na binigay sa akin yung go signal nila. Kasi importante po yun sa akin. Nung umasok ako sa blessing ng mga magulang, ano? Ikaw, Mami, anong message mo kay Joe? Happy ako. Sila ang mga naging anak ko. Mas lalong naging kumpletong pagiging nanay ko. Tapos nakikita ko ngayon sa kanya na bait ka talaga. Yes! Magiging ka, yes! Hindi totoo. Totoo! Kung ano siya dati, ganun pa rin. Ganun pa rin. Opo. Kaka, ang importante talagang unahin si God. Of magpasalamat course sa lahat ng mga biyaya na binibigay niya. Tama naman. Tsaka guidance. Kay balita ko po sa reunion ninyo, lagi kayo may mga exchange gift doon. Oh, tama. Yes. Ay, gagawin natin yan dito. Tayo may pa-exchange gift din dito. This time, yung mga gifts natin, naka-open na. So, let's say, kunwari ako, mabubulot ko kunwari si Rochelle. Pipili ako ng item dito na feeling ko bagay kay Rochelle. Paka natin si Miss Buntis.
Ayan, ayan. Bunutan tayo. Oh, magbunutan muna tayong lahat. Ay, sige, Mami, bunot ka na. Laban, laban! Mami! Yeah. Pangalan okay. din niya. Nako. Cassie, ano, ikaw? Nabuhin ko sarili mo. Ayan. Rochelle, sino na... nabunot mo si, si Jo. Ano sa tingin mo ang babagay sa kanya? Oh, ito na lang. Headband. Kasi babaeng babae siya sa set. Kasi marami siyang crush. Sabi na ito, okay sila yung crush mo. Bagay sa ito. Sabihin ko na ba kung sino crush mo? Okay, okay. Maganda, kinilig ka. Thank you. Sakto lang. O sige, ikaw naman, Jo. Para ko ba yan? Ako, apo. Ay, ako yan! Yung marshmallow para, ano po, mas maging sweet. Ay, ang sweet! Mami, kayo po. Ay. Para kay Cassie po. Ito yung kay Cassie. Ibo na ball pen. Mahilig po din yun magsulat. Ayan. Thank you. Diba? Partner! Oy! Ito kay Mav, para boy na boy. Diba? Oo. Mav! 81. Yan na nga yung 81. Na tool. Para matuto kang magbuting ting, anything. Maverick, ikaw. Yan! Sweet, lovely! Ang sarap niya, makakunin ko yung mami mo! Akin na to, thank you, Mom! Kay Rochelle, gusto ko iba, gusto ko deep yung meaning. Piggy bank na owl. Bakit piggy bank? Kasi I'll love you. Joke. Oh my gosh! Ang ganda! Paano pa panunin? Owl dahil, I'll love you. Parang investment. Tama na, ngayon pa lang, mag-invest ka na, magpunta na for your baby. Hindi ko po alam kung ano po ang magandang definition or meaning nitong regalong ito, but it's for you. Ayan, sa'yo na po yan. Ayan, habang nagkakawal ng listahan, may pang-eraser. Ayan, tama. Sa mga Christmas list, Christmas list, or mga grocery list, yan, pwede kayo magbura-bura dyan. O, nasa yan, di ba?